Magandang araw sa inyong lahat. Sa YouTube content na ito ay ating bibisitahin ang historic town ng Vigan City, Ilocos Sur, kung saan nagtataglay na mahigit 200 lumang bahay na bato na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. At isa sa new 7 wonder cities of the world. By the way guys, this is Arkitektong Lakwatsero and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell, like, share and comment, and of course para updated ka sa mga susunod kong video uploads. Keep on watching guys! Ang Vigan City ay matatagpuan sa western part ng Northern Luzon na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Vigan ay isang UNESCO World Heritage Site at isa sa mga bayan sa Pilipinas kung saan nagtataglay ng mga old structures na matatagpuan hanggang sa ngayon. Dagdag kaalaman, si former President Elpidio Quirino na 6th na presidente ng Pilipinas ay ipinanganak sa bayan ng Vigan sa isang former provincial jail na ngayon ay kinonvert into a museum sa tabi ng Jose Burgos Museum na nasa tapat naman ng Plaza Salcedo. Si Elpidio Quirino ay nanirahan din sa Sikia Mansion na matatagpuan malapit sa Calle Crisologo at ang naturang mansyon ay isang wedding gift na kamag-anak ng kanyang asawa. At noong taong May 2015, ang Vigan ay opisyal ng kinilala bilang isa sa new 7 wonder cities ng buong mundo. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang Vigan ay isa ng coastal trading post. At noong mga panahon naman ng mga Kastila, dumating sa Vigan si Juan de Salcedo na isang Spanish conquistador noong June 13, 1572 para i-explore ang coastal towns ng Ilocos Region. At pagkatapos sa kanyang matagumpay na ekspedisyon sa norte, si Juan de Salcedo ay ipinangalang Villa Fernandina de Vigan, ang bayan ng Vigan, in honor of King Philip's son na si Prince Ferdinand na namatay sa edad na 4. At mula sa Vigan, si Juan de Salcedo ay dumiretso sa dulong bahagi ng Luzon at after that, dumiretso din siya sa Camarines Provinces, Albay at Catanduanes Island. At bilang gantimpala o reward sa kanyang pag-service o pagsilbi sa hari ng Espanya, si Juan de Salcedo ay nabigyan ng hasyenda na nagko-compose ng mga modern provinces na ngayon ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union at bahagi ng Mountain Province. At noong taong 1758, sa pamamagitan ng isang royal decree na pinirmahan ni Fernando VI, ang Diocese of Nueva Segovia mula sa Lalo, Cagayan ay inilipat sa Vigan, Ilocos Sur. At noong taong 1999, ang Vigan ay nakasama sa listahan ng UNESCO as the best preserved example of Spanish colonial towns sa Asia. At ang latest achievement ng naturang bayan ay nakasama siya sa New 7 Wonder Cities ng buong mundo noong December 7, 2014. Okay guys, so pag-usapan naman natin ngayon yung architectural features ng bayan ng Vigan. Nung dumating kasi si Juan de Salcedo sa Vigan noong 1572, ang ginawa niya kasi pinareho niya ang pattern ng Vigan doon sa pattern ng urban plan ng Intramuros, which is the walled city of Manila.
Actually guys, nung panahon ng mga Kastila, yung mga urban planners during that time ay sumusunod sa isang basic pattern na kadalasan mong matatagpuan o maobserbahan mo sa mga old towns dito sa Pilipinas na ipinatayo pa ng mga Spanish ng mga Espanyol noong Spanish colonial period. Ito mga tawag na plano o city plan, ang tawag dala dito ay Law of the Indies. Itong Law of the Indies na ito ay kung saan ang mga kalye ay naka-grid pattern o kailangan sundin ang grid pattern kung saan ang sentro nito ay ang plaza. Kung kaya't guys, kung maobserbahan nyo, pag pumunta kayo sa mga Spanish colonial towns ng Pilipinas, ang mga halimbawa na rito ay ang bayan sa Pila sa Laguna, ang bayan ng Taal sa Batangas, ang Cebu, ang Ilocos, ang Intramuros, at iba pang mga old colonial towns ng Pilipinas, halos pare-pareho po ang city plan, checkered or grid pattern. At kung papapansin nyo guys, puro makikitid ang daan. Right now, karamihan sa mga Spanish colonial towns sa ito ay nagkaroon na po ng mga bypass road para po hindi na po magdumaan ang lahat ng sasakyan sa bawat bayan. Kung mapapansin nyo guys, nauso na yung mga bypass road sa panahon ngayon upang maiwasan ng mga sasakyan ang heavy traffic sa mismong old poblasyon o town proper. Again guys, ang tawag sa city plan or urban plan na ginamit sa Intramuros ay Law of the Indies na ipinatupad hanggang 18th century. Kaya nung panahon mga Kastila, pare-pareho ang urban plan ng mga nasabing mga old poblasyon. Makikita ng daan, checkered at grid pattern ang mga daan. Okay guys, FYI, kaya tinawag na Plaza Salcedo ang yung may fountain doon sa may gitna ng Vigan City. Ito ay pinangalan kay Juan de Salcedo, ang Spanish conquistador na dumating sa Vigan noong taong 1572. Konting trivia guys, Kali Crisologo, actually, hindi po siya Kali Crisologo ang kanyang original name. Ang Kali Crisologo ay nanggaling sa isang Ilocano poet, writer and playwright na si Governor Marcelino Mena Crisologo. Ang dati niyang pangalan ng kaling ito ay Calle de Escolta de Vigan, kung saan ang karamihan ng mga residente nito ay mula sa pamilya na kumikita sa pamamagitan ng galleon trade, na kung saan ang Ilocos noong panahon yon ay kasali sa listahan ng mga key ports sa Pilipinas. Subalit noong taong 1927, nung pumanaw si Governor Crisologo, ang kalye ay ipinangalan under his honor. Dagdag ka lamang pa guys, si Marcelino Crisologo ay isang gobernador o kauna-unahang gobernador ng Ilocos Sur. At maliban dyan, siya rin ay isa sa malaking representatives ng Ilocos Sur sa Malolos Congress at isa sa mga pumirma ng Malolos Constitution noong 1899 sa Malolos, Bulacan. Okay guys, so again, kasalukuyan po natin binabaybay ang kahabaan ng Kali Crisologo sa Vigan City, Ilocos Sur. Ang mga susunod kong mga impormasyon na ibibigay sa inyo ay tungkol po sa aking personal experience sa pagbisita sa makasaysayang bayan. Actually guys, kung mapapansin nyo habang ako'y naglalakad, walang masyadong katao-tao sa kalye sa kadahilan ng alas 5 po ng umaga po yan o mga 5:30 ng umaga. Kung kaya't sarado pa po ang mga establishment, pangalawa, tulog pa po yung mga tao. Kung kaya't wala pa po masyadong turista along the street. Actually guys, to be honest, I already visited Vigan
apat na beses na. Nung una ko pagbisita rito ay noong taong 1996, ang pangalawa naman ay noong 2019, panatlo noong 2023, at ang pang-apat itong taong 2024. Noong ako para ko po nung bumisita ako noong 1996 at sa 2019, malaki po ang aking napansing pagbabago sa naturang pasyalan. Noong 1996 kasi, nung bumisita po ako dyan, noong mga panahong yon, ang mga heritage houses or ancestral houses during that time, kulay puti lang po ang kulay. Hindi po kamukha ngayon, technicolor na. And then, noong during that time, noong 1996, halos lahat po ng bahay noon, noong panahong yon, halos iisang itsura. Mga nababalata na po ang mga palitada kung saan na-expose na ang mga red bricks. But right now, nung bumisita po ako ng 2019, yung pinaka malaking pagbabago ng 2019, napansin ko marami na po ilan sa mga bahay along the streets ng Bigan ay marami na po ang naipaayos ng mga bagong may-ari o yung mga nag-umu-occupy o rumerenta. Napansin ko po, may karamihan dito ay na-convert into a restaurant, kung hindi restaurant, mga bed and breakfast at mga hotels. Kasi nung pumunta po ako ng 1996 dyan, hindi pa po nadedeklarang UNESCO World Heritage Site o New Seven Wonder Cities ang naturang bayan, kung kaya kakaunti pa lang po ang turista nung panong yon, noong 1996. Unlike today, pag pumunta ko po sa Bigan, ang dami na po mga souvenir shops, ang daming restaurant, ang daming hotels and bed and breakfast na mapagpipilian. Actually, meron pa ngang Jollibee at McDo at Chowking just across Plaza de Salcedo. Noong panahon yon, wala po mga Jollibee or mga fast food chain noong 1996. Karamihan dyan, mga tagal dyan lang po ang mga umiikot ang namamasyal dyan mismo sa Bigan. Unlike today, marami na pong dayo na namamasyal. And then napansin ko yung mga restaurants o mga kainan dyan, nag-extend na sila ng mga chairs and tables nila along those narrow streets. Kaya makitid na po yung kalye, lalo pa po pinakitid ng mga mesang sinetap along Kalye Kristologo. So kung ako po tatanungin nyo, para mas gugustuhin ko pang mamasyal, na mas nag-enjoy ko pang pamamasyal sa Bigan noong way back 1996, sa kadahilan ng kahit tanghaling tapat na o hapon na, kakaunti lang po ang namamasyal. Unlike today, pag naglakad po kayo sa Kalye Kristologo, lalo na kapag weekends, malapalengke ang atmosphere. Kung kaya at kung napansin nyo sa aking video, alas 5:30 pala na umaga, namamasyal na ako para mas ma-appreciate ko ang ganda ng Bigan ng mga walang obstruction ng mga sasakyan na tricycle na nakaparada sa kahabaan ng Makiti na kalye. Kasi nung nag-picture po ako dyan nung hapon, hindi ko na siya masyado na-enjoy kasi ang dami pong dumadaan tao, ang dami mga sasakyan dumadaan, marami po mga nakaparadang mga modern vehicles doon po sa mga heritage houses. So, hindi ko na malaman po paano po iiwas sa camera yung mga unwanted objects sa aking larawan. Kung kaya nung pumunta po ako ng 1996, mas na-enjoy ko pa po ang pagbisita ko way back 1996. Again guys, this is just my opinion base po sa aking experience sa pagbisita sa Bigan. Hindi ko naman po sinasabi na kapag maraming tao ay pangit mamasyal. Ito po ay aking preference lamang. Mas na-appreciate ko ang Bigan kapag konti ang tao dahil mas mai-imagine mo na ikaw ay naglalakad sa panahon ng mga Kastila o panahon ni Maria Clara at Ibarra, kung kaya't mas nagustuhan ko ang atmosphere ng Bigan noong 1996 kumpara noong 2019 na sobrang dami ng tao na hindi ka na makapag-picture ng maayos.
Also guys, mahirap imaginein na ikaw ay naglalakad sa panahon ng mga Kastila kung nakakasalubong mo ay mga scooter, tricycle at mga kotse habang naglalakad ka sa kahabaan ng Cali Crisologo. Ang pangalawa ko napansin guys, noong una kong pagbisita noong 1996, wala pa pong fountain yung Plaza de Salcedo. Hindi pa po makulay ang mga pailaw dyan sa Plaza de Salcedo. Ngunit ngayon, pag bumisita ka, may dancing fountain na, technicolor pa. Actually guys, ito ang dahilan kung bakit ako bumangon na napakaaga. Sa kadahilan ng gusto kong ma-appreciate ang vegan at ma-experience ang vegan kung ano ang kanyang ambiance during the Spanish period na kung saan tahimik, walang masyadong dumadaang mga tao, walang masyadong dumadaan ang mga modern vehicle. Kung kaya't kailangan ko pa bumangon na napakaaga para lang ma-achieve ang Spanish ambiance ng vegan Ilocos Sur. O nga pala guys, muti ko na makalimutan. Please leave a comment kung ano masasabi nyo tungkol sa akin documentary o walking tour dito sa vegan Ilocos Sur. Leave a comment guys. Also, please check my previous video uploads tungkol sa mga iba pang mga pasyalan tulad ng mga lumang bahay, lumang simbahan, mga lumang pasyalan, mga museo, Lenten Exhibit, Maren Exhibit, Maren Procession, at pets, at toys collection or exhibits, at marami pang iba pang mga pasyalan sa aking YouTube channel. So again guys, maraming salamat sa inyong suporta. Again, thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Like, share, and comment. Till next video, paalam guys!